Can't hold any longer. This place is fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Afternoon po muli sa bawat isa at welcome sa ating online prayer and devotion. Before we start, let's pray. Lord, maraming salamat at ginather mo kami ngayong araw. Maraming salamat, Lord, dahil patuloy kang mangunguna sa amin. Itatouch mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. And we believe that two or three gathers in your name, you are in the midst, Lord. Naniniwala kami na
gagalaw ka ngayong araw. We believe that. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ngayon naman po, gawin natin yung ating acts of faith, no? Una is to share this broadcast. Pangalawa, push the heart button. Pangatlo, tag and pray. Yan. Pang-apat ay i-like mo na ang ating mga Facebook pages. Okay, Facebook pages yan, ha? Marami yan, CIF. Basta nakakikita kayo ng CIF, i-like nyo na po yan. Kung hindi ka pa subscriber, ay i-subscribe mo na. Panglima ay pwedeng-pwede tayong magbigay through our online banking. Yan. Thank you po sa mga gumawa at gagawa pa lang. Maraming salamat sa pagsama today. At naniniwala ako na may gagawin ang Lord sa mga oras. Okay? So, nasa week-long series nga po tayo ng Persevering Love, which is demonstrated none other than our Lord Jesus Christ. No? Uusapan natin yung continuation kung ano ba yung inoffer ni Jesus Christ para mapakita ang salitang persevering love. Yan. I-type nga sa inyong comment section, persevering love. Yan, mga kapatid. Isa pong meaning ng persevering love na ito ay pagtitiis. Yan. Sa Tagalog, pagtitiis. Yan. Pagtitiis na pagmamahal or pagtatagang pagmamahal. Enduring love. Yan. Enduring love. Pagtitiis, pinagkaan talagang naglaban. No? Una makikita natin dito is yung although he was healthy, he bore our sickness and infirmities. Sabi po sa Isaiah 53 verses 4 to 5, surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him and by his wound we are healed. Although ang Panginoong Hesus natin ay walang sakit, okay? Wala din po akong nabasa sa Bible na nagkasakit ang ating Panginoon. Wala ako nabasa na ganun, okay? Habang nagpe-preach sa ibang gospel, okay? Habang ini-spread ng Panginoon ang Word of God, never nag-spread ang virus at sicknesses sa kanyang katawan during that time. Okay? 100% healthy ang ating Panginoon. Mentally, physically, at most especially ay yung spiritual niya. Okay? Sobrang healthy nun. Wala siyang sakit sa anumang aspect ng kanyang buhay. Pero he sacrificed himself para yung mga sakit natin ay ma-heal. Yung bawat lashes na tinanggap niya, okay, during na malapit na siyang ipako, bawat lashes noon, naghahampas siya sa likod, natanggap niya yon upang para sa atin din, kagalingan sa ating sakit. Kinuha niya lahat ng sakit for us to be healed, emotional or mental man yan or physical. Lahat yan, tanggap ng ating Panginoon, kinuha niya na para ikaw at ako, okay, mga kapatid, ma-heal kung sa sakit na yun. Niis niya mga sakit na yun for you and for me during love of God, persevering love of God. That's noon dinemonstrate ating Panginoon yung pag-ibig niya for you and for me. Okay, mga kapatid, para tayo ay ma-heal. Although wala siyang sakit, kinuha niya yung sakit for you and for me. Okay? Ito pa, mga kapatid, although he was just, he died with the unjust. Sabi sa Isaiah 53:9, he was assigned a grave with the wicked and with the rich in his death, though he had done no violence nor way any decent in his mouth. Okay? Kahit na walang kasalanan ang Panginoon, inuha niya yung kasalanan natin para tayo ay ma-purify every day. Iniis niya lahat for us to come to the Father. Kasi hindi tayo makakapunta, mga kapatid, sa ating Diyos if we are sinner. Kaya kinuha niya, he made the way, okay? Diba? He made the way for us to come to the Father. Gumawa ng daan ng Panginoon
para tayo ay makalapit sa ating Diyos. Gumawa ng paraan ng Panginoon. Iniis niya lahat, persevering love of God. Iniis niya ito for you and for me. Okay, mga kapatid, sinabi dito, di ba, mababasa, he was assigned grave the wicked with the rich in his death. Na-assign siya dun sa mga wicked kahit na hindi siya karapat dapat. Pero ginawa niya iyon just to sacrifice himself for us. Come the Father. Kahit na walang sinabing masama ang Panginoon, bigay niya ang sarili niya. Okay. Upang tayo ay makapmove forward sa kanya. Ang galing ng konsepto ng Panginoon. Okay. Mga kapatid, ito pa. Although he was perfect, he was broken for us. Sabi sa Isaiah 3:10, yet it was the Lord will crush him and cause him to suffer. And though the Lord make his life an offering for sin, you will see his offering and prolong his days. And the will of the Lord will prosper in his hand. Alam natin na perfect ang buhay ng ating Panginoon. Alam natin yan, okay? Pero ganun pa man, kahit na perfect na, all is well. Okay? Pinili niya, being broken for us. Lahat ng ito, mga kapatid, niis ng ating Panginoon para atin. Okay? Lahat ng hinagpis, lahat ng karumihan, lahat ng sakit, iniis niya para sa atin. Kahit na wala siyang kasalanan, inuha niya ang kasalanan. Kahit na perfect na ang buhay niya, it used to be broken for us. Okay? At alam mo, bakit niya ginagawa yun? Bakit niya tiniis ng lahat ng mga binanggit natin for the whole week? Okay? Dahil sa salitang ibig. Okay? Dahil sa salitang pag-ibig, mga kapatid. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon na handa niyang tiisin lahat para tayo ay makalapit sa Kanya. Ang galing ng concept, no, mga kapatid. Niis niya ang bawat truth, ang bawat truth for us to come to Him. Noon na tayo kamahal ng Panginoon. Kaya may persevering love tayo. Noon kamahal ng Panginoong Jesus ang bawat isa sa atin. Note, walang exemption. Lahat tayo minahal niya at mamahalin niya ng patuloy. Kaya wala tayong dahilan upang tayo ay sumuko sa iba. Dapat itong persevering love maunawaan din ang iba. Okay, mga kapatid? Dapat ma-demonstrate din to sa iba, to us. Mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya sa mga oras na to, let's pray. Lord, maraming salamat dahil nararamdaman namin, Panginoon, yung pagmamahal mo, Panginoon, sa amin. Lord, thank you sa pagtitiis, Panginoon, sa suffering, Panginoon, sa mga sakit, Panginoon, na niis mo para sa amin. Lord, walang ibang makakakaya nito kundi kayo lamang, Panginoon. And Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maging katulad sa iyo, Panginoon, na nagkakaroon ng patient, persevering love, Panginoon, enduring love, Panginoon, na maranasan din ng iba, Panginoon. Yung pagmamahal at malaman ng iba na yung pagmamahal mo sa bawat isa, Panginoon, ay walang hanggan. Thank you, Lord. Wala kaming lubos maisip, Panginoon. Wala kaming kayang sabihin kundi salamat, Panginoon. Alam namin na kulang ang salitang salamat. Lord, thank you. Thank you very much, Panginoon. Lord, right now we're praying, Panginoon, sa lahat ng may sakit, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, ay, your wounds, we are healed. Kaya right now, Panginoon, we apply your blood, Panginoon, sa bawat isa na nanonood, Panginoon, at sa mga kamag-anak naming may sakit. In Jesus' name, Panginoon, in Jesus' name, mawawala na ito.
And thank you, Lord, sa mga businesses will rise up, Panginoon. At pagpapalain mo ang bawat business owner, Panginoon. And then, bigyan mo ng kalakasan ang aming mahal na Pastor, Pastor Gani and Pastor Ates, Panginoon, na ikaw yung patuloy na mag-comfort and give them strength, Panginoon, at pangon-pangon sila. Your glory alone, Panginoon. And Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig. I-bless mo po ang CF churches all over the world, Panginoon. At Lord, thank you dahil gagamitin mo kami upang maparanas ang persevering love sa iba. Thank you, Lord. Tuloy na ikaw yung manguna at mangusap sa oras na to, sa mga araw na to. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po mga kapatid sa pag-join sa akin. Lagi po nating tandaan, kayang-kaya basta sama-sama. God bless everyone. See you around. Embrace me.